Ibinahagi ni Senator Sonny Angara na abot sa 18 mga kontraktor ang blacklisted ngayon ng gobyerno kaugnay sa mababang kalidad ng kanilang government infrastructure projects simula pa noong 2016. Pero ayon kay Senator Rafi Tulfo, ang naturang bilang ay mas mababa matapos nitong busisiin ang substandard works ng Public Works and Highways sa plenary deliberations para sa proposed 2023 budget. Nananawagan naman si Tulfo laban sa subcontracting government projects dahilan umano ng pagkakaroon ng layers na naghahati-hati sa budget, kung saan ay iwan ang proyekto na may mas maliit na lang na pondo kumpara sa orihinal na halaga. Iminungkahi ng senador na ang nanalong kontraktor sa bidding ang siyang dapat mangasiwa at magtatapos sa proyekto. Dagdag nito na ang pagbaan sa subcontracting ay nagbibigay ng pananagutan para sa potensyal na issue na maaring naranasan sa isang proyekto.